Hello guys, itong isang invention na ito na ipapakita ko sa inyo tungkol ito sa kung paano magagawa ng gamit ng makina pagbubutas ng deepwill. So, madalas pagka nagbubutas tayo ng deepwill, binibira lang natin at binibitawan. So, kung gumagamit tayo ng tao na magbira bunot sa paggagawa ng deepwill, medyo may katagalan at hindi siya applicable kapag medyo maliit ang budget. So kasi inaabot siya ng mga 2-4 linggo pa bago mabutas yung deepwill. So ang ginagawa ko guys, meron akong pump boat na sira na yung bangka at kinuha ko yung second hand na pump boat. Ito ay 5 horsepower na Honda. So yung tanki niya, yung pinaka-tank niya, tinanggal ko at nilagay ko lang yung gasolina doon sa ibabaw. So ang paggawa nito guys, gagawin nating low speed. So galing dito sa maliit pupunta sa malaki gamit ang isang belt. So itong belt na to, ito yung nagpapa-low speed dahil high speed magiging low speed siya rito. Malakas siya kasi malaki yung pulley niya. At pumasok siya dito sa maliit. So, galing sa maliit, pupunta sa malaki. Galing naman sa malaki, na malakas ang pressure, pupunta naman siya sa maliit. At galing sa maliit, pupunta sa malaki. Ang dulo niya guys, parang pedal ng bisikleta. So, kung titingnan natin, ito yung kanyang arm. Parang pedal ng bisikleta. Yung tali niya, ipinasa ko dito sa bearing. At nilagyan ko ng bearing na stopper para hindi matanggal. So, gagawin nito, pagka inikot ito ng engine, gumaganyan siya, parang nagpipedal siya. Pero, mabubunot niya yung tali. Yun o, paganyan. O yun, paganyan. So low speed to guys, parang kung ang pressure nito umaabot ng mga kahit 100 kilos nabubunot niya. Kaya pag sumabit yung sima nung deepwill, nabubunot niya pa rin. Pinabayaan mo lang to guys, hindi na kailangang bantayan. Bantayan mo na lang kung naubos na yung gasolina. Yun guys yung ginagawa namin, madali kasi. Kung titingnan natin, napakadali siyang tingnan kasi yung, you know, kung ipo-focus ko, parang arm siya na dalawang dangkal, you know, yun. Tapos, galing sa malaki, maliit, yun, ipipicture out ko guys kung ano yung tsura niya. So, ang dimension nito is 2 feet by 5 feet. So, meron siyang parang kaha na 5 feet. So, double purpose kasi to guys, kasi pag binaliktad ko yung makina, ginagamit niya yung pang-cutting ng, you know, pang-cutting ng, pag gusto mong mag-cut ng kahoy. So, double purpose to guys, meron siyang bansuhan tawag nito sa amin. Saka ikakabit siya dito, yung babaliktarin mo yung engine, kasi removable naman ito. Yun. Tapos, ito guys, ang ginagawa namin, ang ginagawin namin pabigat, ito yung tali niya, dito yan nakatali sa nyog. Alam mo ba guys, nung bagyong Odette, natumba siya, dun yun, sa itaas. Tapos, hinahatak-hatak siya nung engine. Ngayon, nung bagyong Odette, natumba. Kaya yung tali niya, guys. Ito na yun, guys. Kung titingnan natin, kawawa, guys. Kasi, ito yung muton niya. So, ginagamitan namin ito ng muton. Ito. Sayang lang, guys. Kasi, hindi namin natapos dahil sa bagyong Odette. So, yung muton na to, nakatapat to sa butas nung ginagawa namin. So, yung ginagawa namin, ito na yun. 20 feet ito guys, 20 feet. Pero ngayon, halos 10 feet, bumaba na yung 10 sa ilalim.
Kasi dalawang araw na namin to binutas. Kaya kung titingnan natin, madali siya. Mabato lang kasi ito guys, kaya medyo matigas. Ito guys, yung butas nito natabunan ng lupa dahil sa baha. So, sayang guys, pero siguro wala na kaming mapagtalian doon sa taas dahil nabali yung nyog sa udet. You know guys, pati yung mga kahoy dito, naupaw. Ito yung puguhan ko guys. Yun. Ah, pati yung mga saging dito, wala na. Yung malalaking puno na tumba. So, ganito guys. Magandang klase ito guys kasi kapag idea lang to sa mga gustong gagawa ng deep well. Kasi kapag bumao na yung ito, ito guys, uno lang to. Number one na tubo. Sa ilalim nito guys, merong kabilya na 16 ang size. Isang kabilya na sa loob. Bakit ko ginawa yon? Dahil para hindi siya magaan. Mabigat na to guys. Kaya pagka hinatak ng makina, madali siyang bumaon sa ilalim dahil kahit bato, madadaanan niya. Ang maganda lang dito guys kasi, yung kanyang tali, kapag ka bumaon na yung ano, yung buong 20 feet, yung tali na lang ang bumababa sa ilalim. Hindi na kailangan magdugtong ka pa ng ibang tubo. Bakit guys? Dahil yung ginamit ko is makina. Kapag sumabit siya, nabubunot siya dahil malakas yung makina. So yan guys, sayang guys, abangan nyo na lang sa susunod ng upload kasi baka tapusin namin to. At sayang lang guys na hindi namin natapos. At subscribe lang kayo guys sa aking channel para ma-update kayo sa iba kong video na i-upload sa inyo. Kasi siguro pagka may ano na, may time na ano igagawin namin. Kasi ito guys, ito yung pangpatubig namin sa aming puguhan. So ito yung mga pugo itlog niya kinuha namin. Kasi ito na lang yung itlog na tira niya dahil nasira nung bagyo. Namatay yung mga pugo. So ito yung pugo namin, itong farm namin, yan. Solar power yung kanyang mga ilaw. So guys, hanggang dito na lang guys. Ideas lang to how to make a hole, deep hole, para makakuha ng tubig.